Hello guys, ito yung kakaluwang paan ni Papa. Ayan, grabe yung mga ano niya, tunggong sobrang kapal at saka yung puko niya. Siyempre siguro may punggos yan. Kumapal yung puko niya. Sobra, nakatikwas na laging nagbabalag yung mga gilid. Tapos, parang madilaw na yung ibabaw. Yung ilalim hindi mo alam, parang merong mga dugo-dugo na natuyo. Ayun, binabaran ko siya guys at medyo lumambot siya. Unti-unti ko siyang ginugupit para patanggal na yung ano yung patay na kuko. Sobrang tigas. Ayun guys, maano siya, hindi niya nakokontrol yung ano niya, yung binti niya. Kaya wala nang lakas, kaya tumataob-taob na. Ayan. Hindi nagigila ko sa pagkano niyan eh. Halos lumabas na nga yung mga ugat ng kamay ko sa pagkakaipit ng hawak niya. Guys, kung hindi nyo gama yung paglilinis ng kuko at saka hindi nyo alam yung way, huwag nyo akong gayahin kasi yung kuko natin sa loob niyan, di ba, meron parang lamad yung lipid na nagkakapitan ng kuko natin na nagtutuktong doon sa balat natin. Guys, huwag nyo akong gagayahin kasi ma-possible na mag-bleeding yan kapag ka nagupit natin o hinatak natin yung kuko, sasama yun. Kaya kung hindi kayo marunong pagtanggal ng ano ng ingrown hanggang sa pagtanggal ng patay na kuko, huwag nyo akong gayahin, ipadoktor nyo na lang kasi mamamagayan eh. Tapos magnanakbak lalo at lalo siyang maputulad pa ng daliri yung sinilinisan nyo na kuko. Eh yun lang ang ayun lang ang kaibahan ng mga taong nag-aral lang sa sarili nilang pamamaraan at saka yung mga taong naglilinis-linisan lang na parang hindi naman talaga nila gamay yung paglilinis. Kaya lakasan lang din ng loob guys, yun, dahan-dahan nga lang kasi nakakatakot siya guys, nakakatakot, nakakaba. Pero ako kasi si Papa naman yan at hindi naman dahil kip si Papa ang natin ay may possible na kahit mamatay hindi magagamit, hindi yun ang ang purpose ko eh. Kasi si Papa may trust sa akin, may tiwala siya na lahat ang ginagawa ko guys, tiwala si Papa lahat ng mga ginagawa ko sa kanya guys, nagtitiwala siya sa akin na hindi siya masugatan, masasaktan. Kaya ayan, pinaubayan niya sa akin yung paglilinis ng kuko. Eh sabi ko nga ipadoktor namin kasi guys, ang taga na niyan guys. Malamit pa lang ako dito ng first time kong nakarating dito sa Japan, ganyan na yung kuko niya. At saka ayun, Lagi na lang isang may amoy. Hindi mawawala, di ba, pagka guys may ganyan mga problema sa kuko, may amoy siya. Eh yun, dapat noon ko pa yung ginawa kaso ayaw niya noon eh. Natatakot siya talaga. Pero nung nakikita niya na naglilinis ako lagi sa kuko sa sarili ko, tapos nag-home service pa ako, yun, nawala yung kaba niya sa akin. Sabi niya nga
tanggalin mo na kasi nahihirapan din ako sumasabit siya sa medyas. Tapos eh, pag naligo nga siya yun, masakit daw. Parang pakiramdam niya, may tumutusok lagi sa ano niya, sa paa niya. So guys, giginhawa yung paa niya nito pagka nawala yung ano niya, yung kuko niya na ano na ano niya, sabihin na natin na may amoy. Talagang ano siya guys, sa pagdinis sa kuko, di ba hindi mawawala yung mga patay na kuko, may amoy talaga. So guys, kung hindi nyo kayang linisin ng ganyan yung mga mayroong problema sa kuko na namamatay na, pag-doktor nyo na lang. Pero kung guys, yun nga, sa pamamaraan ko na unti-unti ko lang siya kinakat. Kaso guys, yun nga, paulit-ulit ko sasabihin na yung kuko natin, sa ilalim niya may parang lipid o lamad kayo makikita na nagdudok-dudo sa pagkakadikit sa laman. Kaya hindi natin basta-basta pwedeng hilahin siya or pwersahin na gupitin kasi may possible na mag-bleeding yung laman na nagupit. Kaya ito, kung tutuusin eh, bawal talaga to. Dahil kasi ano nga eh, diba? Tuwalan mo sa akin si Papa. Ayan, pinatuloy ko na ano para sa kanya rin naman yan guys. At ayan nga ang aking may share sa inyo. Yung paglilinis ko ng kuko na dahan-dahan ko siyang tinanggal yung ano ni Papa. Patay na kuko. Ayan, ipagay na taps guys. So, ayan, hataking pwenteng na mga dahan-dahan siya. Pero, talagang matigas siya na ang hirap kasi sobrang kapal at saka masakit sa daliri, halos ibigay mo yung lakas mo. Hey guys, lagi niyong subaybayan yung vlog ko at maraming salamat sa walang sawang suporta na patuloy ninyong sinusubaybayan niya yung panonood sa premiere ko. At saka yung mga members natin na patuloy din natin silang suportahan gaya ng ginagawa nila sa atin. At sana guys, huwag kayong magsawa sa panonood na tusa wala na nga kakwenta-kwenta yung premiere nandiyan pa rin kayo. At ayun doon lang ako na bibilib sa mga taong sumusuporta sa kapwa nila YouTuber, small YouTuber na gusto ding kumita ng kahit unti. At maraming salamat sa inyo at sa ating mga admin, ayan, mga ka-group, yung mga misan ay may mga budo na nababarter natin na hindi naman talaga totally nagpupunta kahit isa man lang sa members nila nagpapakita o sumisilip na yung nakapalitan nilang premiere or replay man, sumisilip sila para sumuporta. At maraming salamat guys sa susunod na premiere or vlog ko. Sana huwag kayong mawawala at lagi niyong suportahan ang kapwa natin small YouTuber. At guys, God bless you all at sana po kayong ito paulit-ulit na lang, huwag sana kayo magsasawa. God bless. Nan 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가
널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 안 보면 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 답 없이 미소만 짓는데 I'm going 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 crazy. I'm going 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 crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going 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 crazy. Maraming maraming salamat po at sa walang sawang patuloy ninyo sa subaybay sa aking vlog. At abangan niyo po guys yung part 2 niyan. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe po at pakipindot na rin po yung kalimbang at para ma-update kayo sa aking mga ina-upload at sa aking mga premiere. Bye bye guys! At maraming salamat. God bless you all! Sorry, SDJ.